una sa lahat, gusto lang namin na matulungan attorney yung ang aming problema. Kasi ano eh, matagal na yung aming bangkay na nandoon sa Porinaria, hindi pa namin makunin kasi wala pa kaming anong pangbayad doon. Tungkol pala sa investigasyon, ang gusto namin na malaman namin kung paano na ang investigasyon doon kasi hanggang ngayon wala pa kaming nakuhang report doon sa police. Tapos sa hotel pala wala pa silang aksyon na ibinigay sa amin. Sabi nila bigyan daw kami ng 5K pero hindi ko tinanggap kasi nasa isip ko pala na medyo kulang pa lang yung bayad namin doon sa foreigner home. Yung sa amin kasi ma'am, matagal na kaming iwalay, almost 6 years to 5 years na po. Mm-hmm. May anak ba kayo, Lolito? Mayroon po, nandyan po sa likod. So, kailan kayo huli nagkausap ni Cheryl? Anong pag-iwan na ng anak namin doon sa kapatid ko po. Okay, so alam mo ba na si Cheryl ay may kinakasama ng iba? O may boyfriend ng iba? Wala din po kasi... Familiar sa'yo yung itsura ng lalaking yan? Hindi po, sir. Ikaw, Saldi, pamilyar ba sa yung itsura ng lalaking yan? Hindi pamilyar ko kilalang lalaki. Okay, yung kapatid mo, si Cheryl, magkasama ba kayo ng bahay? O nakatira sa ibang bahay, si Cheryl? Matagal na kaming hindi na nag-communication. Sa pagkaalam mo, saan nakatira si Cheryl nung mangyari itong incidenteng ito? Sa Tansa po, sir. Tansa, Cavite. Opo. Kaya ikaw, saan ka nakatira? Sa Mindanao lang po. Kailan mo nalaman na si Cheryl's patay na pala at namatay siya sa loob ng motel? Kailan mo nalaman? February 7. Sino ba ang pinakamalapit niyang kamag-anak na kasama niya sa bahay? Hindi ko alam kasi matagal na kaming walang communication eh. Mr. Eugene, yes, Apostol? Ah, Eugene, maaari bang ikwento mo sa amin anong nangyari nung araw ng nung February 4, 2024 nung matagpuan ang bangkay ni Cheryl Samonte sa loob ng inyong motel, ano? Sa loob ng Diamond Inn, Pasay. Nung magta-time na po yung room nila, kasi yung kinuha po nilang room is 2 hours po. Tinatawagan po, hindi sumasagot. Okay, sige. Ang procedure po, pag hindi sumasagot po, inapupuntahan po sa room boy. Okay. Ngayon, so, hindi pa rin po pinuntahan na po, hindi pa rin sumasagot, pumunta po yung room boy sa supervisor. Sinabi okay. Po, hindi sumasagot. Okay. So, nag-decide po silang, may master key po kami, binuksan po nila yung room. Nakita po nila, patay na po yung babae. So anong oras nakita ang patay na yung babae? Mga 7:05 po siguro. 7:05? So in short, kung alas 7 nakita yung bangkay, mga alas 7 ka mo, more or less alas 5 sila ng umaga nag-check-in, tama ba? Yes, 5 sa aming pong report ay 5 sa aming CCTV po ay 515. Okay, Eugene, pwede bang pakisabi mo paano ang procedure ng pag-check-in sa inyo? Pag-check-in po, pupunta po sa... Sinasalubong po ng aming room boy. Okay. Tinatanong po ako yung ilang hours. Ayun po. So in short, so, kayo, through your room boy, nalalaman nyo kung ilan silang nag-check-in, tama? Yes, apo. Okay. Ano bang SOP ng motel o ng inn ninyo pagka yung kasama aalis na mag-isa at apo, alam mong may maiiwan na isa sa kwarto? Paano? May SOP ba kayo tungkol doon to make sure na yung iniwang tao ay buhay o walang nangyari sa kanya na kagagawan nung taong umalis? Tinatawagan po yan. Okay. In this particular case, tinawagan nyo pa yung naiwan sa kwarto nung lumabas o umalis na mag-isa yung lalaki? Kasi ganito ang ginawa ko ng lalaki, tumakas po yung lalaki. Mayroon po kami footage po na nung tumakas po siya, nung lumabas po. Kailan nyo nakita yung footage na yung lalaki ay tumakas? Nung dumating na po yung mga polis, nung pinanood na po yung footage po. So, ang problema dito, Eugene, hindi nyo na-detect o na-observe na yung lalaki ay umalis ng kwarto mag-isa at iniwan yung kasama niyang babae. Yun ang hindi nyo na-detect, di ba? Opo. Bakit hindi nyo nakita yun? Eh may mga room boy kayong nagbabantay. Yung ginawa po ng suspect po, pumunta pa po sa may harap namin, may inayos, parang maninigarilyo po. Okay. Ganun po yung nakita po namin sa CCTV. Yes, but my point is, Eugene, opo, nalaman nyo na lang lahat yan nung ni-review nyo yung CCTV. Yes po. Ba't wala nakakita? Di ba dapat supposedly mga room boy nyo nakabantay? Opo, sir. So may pagkukulang kayo in terms of pagbabantay sa mga guests ninyo. Mm-hmm. Sir Eugene, base po doon sa room boy po ninyo, nung makita nyo na po ang labi po ni Ma'am Cheryl, ano po ang una nyo pong ginawa? At kung meron man po ba kayong narinig na mga sigawan? Wala po kaming narinig sigawan, ma'am. Una po namin ginawa, ma'am, tumawag po kami kagad sa yung nearest police station po, yung PCP po nakakasakop po sa amin. Opo. Yung po una namin ginawa.
So dumating sila, tapos may dumating yung police, may dumating yung mga dumating yung police po doon, nag-imbestiga na po agad, ma'am. Kap, pwedeng malaman kung ano pong nangyari na dito in terms of investigation of the case? Ito po nga, during that time, nung naitawag sa amin yan, nagkanda kami ng investigation, naipasok ko namin itong crime scene, at nag-view kami ng mga CCTV, nag-conduct lang kami ng forward tracking at na-track namin itong suspect. Nasumakay siya ng sasakyan going to south. And then nag-conduct lang kami ng backtracking kung saan possible na nag-meet itong victim at saka itong suspect natin sa Maypa Airport Road, yung mga pinunta namin. At saka nag-request na rin kami ng computerized composite sketch para doon sa may drawing itong mukha ng tao. Although malinaw naman ang CCTV, gusto pa rin namin na magkaroon ng computerized pa, may sketch yung mukha ng tao. Kap, so far, ano yung naging cause of death ng babaeng nakitang patay? Based sa examination, asphyxia by neck ligature, sinakal siya na binigti, ganun. Sa neck ligature, kasi merong sa neck eh. Merong guhit po na parang... So parang gumamit po siya ng isang bagay katulad ng tali o... Opo. Para sakalin yung tao. Opo. Okay, Kap, based dun sa nakita nyo sa CCTV, so nakita nyo kasabay yung lalaking pumasok? Yes, sir. Okay. Kaya pa bang ma-enhance yun, Kap? Kaya pa naman po. Kaya pa. Pero malinaw po ang CCTV. Yung mukha ang ano lang talaga yung mapagkakilalan, maka-identify ng kung sino makakilala nitong tao. Sa tulong ninyo, lalo pa na may media na to, baka may makapagsabi yes, na Kap, we will go to that. Kung sino ang makaka-identify sa tao na to. Kap, tanong, did you find out o tinanong nyo ba yung mga tao sa motel kung yun yung first time na nakita nilang itong couple na to na mag-check-in sa Diamond Inn? First time lang nila to kasi itong babae, dating nagtatrabaho dito sa may airport road at hindi naman nila matandaan ang mga customer nila, sir. Okay, Kap. So, sino pang na-interview nyo bukod doon sa mga taga... Yung Romboy, okay. Saka yung doon sa kung saan KTV unang... nag-trabaho itong si victim kasi parang isang araw daw yata pumasok lang sa kanila eh. Okay. At naging kaibigan rin niya nung araw na yon. Ano lang stage ng investigation natin sa ngayon? Yun nga sir, nasa process pa kami ng yung ma-identify talaga itong suspect ngayon na nakita namin sa CCTV. Tungkol naman dun Kap sa hindi na-monitor ng mga Romboy or ng security ng motel, yung pag-alis nung kasama, ano ba Kap? Bakit daw hindi nila na-monitor yon? Hindi nakita ng mga Romboy yung paglabas sa motel? Parang nagkunwari lang yung suspect. Mm-mm. Tapos biglang na tumakbo pagdating dito sa May Ortegas Street na hanggang sumakay na siya ng jeep. Di ba Kap, napakaraming incident sa mga motel na yung iniiwan nila nakapartner na yung iniwan ay patay na. Mm-hmm. Maraming ganyan situations, Kap. Apo. Kaya siguro hindi masamang asahan o mag-expect na ang motel... Lalo na yung mga motel, dahil short time lang yan. Apo. At maraming nang ganyan nangyayaring insidente sa mga motel na dapat meron silang extra measures tungkol doon sa pag-aalis ng partner na iniiwan yung kasama. Apo, tama po. Agree po ba kayo sa akin doon, Kap? Apo, tama. Kasi what if, kung may nag-check-in at yung pumatay ay galing sa labas? Apo. Di ba may pagkukulang sa security pagkukulang yung po, motel, Kap? Yes, sir. Diba? So sa akin, may pagkukulang din ng motel na yung kasama nung nag-check-in ay nakalabas na lang na hindi na napapansin because they should be on guard on a 24-hour basis kasi yun ang nature ng business nila. They will accept guests or visitors at any time of the day, Kap. Diba? Yes, sir. Opo, tama po. Okay, Kap. So sa akin, Kap, yun ang isa sa aking kailangan sigurong ilagay sa ordinansa o kung anuman o kayo dyan sa Pasay kasi maraming motels dyan. Yes, sir. Yes, Eugene, po. Kayo... Bilang motel, hindi ba required na pag nag-check-in yung tao, isusulat yung pangalan nila at ire-require nyo silang mag-submit ng valid ID para makita kung sila nga yung taong clinic-claim nila? Hindi ho, attorney. Hindi yan required ng batas o ng ordinansa dyan sa Pasay? Meron mo kasing mga logbook, attorney, pero... Oo o hindi. Wag mong ilihis yung sagot sa tanong. Oo o hindi lang. Kasi kung yan ay requirement ng ordinansa o batas, meron kayong binayulate. Okay na wala namang ganun, attorney. Siguro kailangan ipanukala din natin na kailangan may ganun requirement. Opo.
kap, ano ba pagkaalam mo, hindi ba requirement 'yon sa mga hotel o sa mga malalaking hotel po, talagang nire-required nila. Eh bakit sa motel cup hindi requirement 'yon? Pero dito sa mga ano, ang 'yon ang po, makikita kailangan namin makapag-coordinate sa city hall kung talagang dapat talaga na i-required. Kasi sige, yan, malaki-malaki sa tulong yan na malaking tulong yan na para may solve ang krimen kung sakali may mga nangyayaring Kung hindi man po required yan, so siguro kailangan ipanukala natin required, lalo na dyan sa Pasay dahil maraming motel dyan, di po ba, Cap? Opo, sir. Opo, sir. Captain Desalisa, magandang hapon po. Cap, ano po yung pagkakakilanlan ng sa ating suspect base po sa inyong investigation po? Yung nakilala namin dito, kasi itong malamang nag-meet up lang sila. Kasi ito kasi nagtrabaho sa KTV at isang araw lang naman siya doon sa may bandang airport road Paranaque. Siguro ko baka nagkakuhanan sila ng cellphone number tapos yun na nag-meet na sila. Kasi parang kung titingnan mo CCTV para talagang mag-girlfriend at saka boyfriend sila May ibang witness pa po ba kayong nahagilap, Captain Desalisa, patungkol po dito sa insidente? May mga ibang nakakita po? Doon sa kung saan siya nagtrabaho na sa KTV, yung kaibigan niya. Pero hindi nga siya anong pagkakilanlan ng na-meet niya ng lalaki na yon. So parang meet up lang po ang nangyari. Kung sakali man na merong makapagsabi sa pagkakilanlan ng tao na to na naipost nyo dyan sa screen nyo, maaari pong tumawag sa amin. Ito lang po, may contact number po ako. At pwede po natin masamba natin ang kaso to. Ang suspect dahil talagang continuous pa rin ang follow-up namin para ma-identify ito. Sana ka magkaroon tayo ng mga panukalang yung mga measures tungkol sa pag-check-in dyan sa motel. Pero it doesn't mean that we will be violating the right to privacy. So yan po ang tatandaan natin. What we are trying to avoid is the occurrence of something similar like this in the future. Kasi Cap, do you agree with me na hindi itong first time nangyari sa loob ng motel yung mga ganyang insidente? Meron na rin po mga nangyaring ganyan. At katulad nung sinasabi nyo na naglalag po, merong isang babae na nag-check-in sa lalaki na nag-check-in sa isang hotel na nilagbok nga yun. At doon kami nagkaroon ng lead na nasolve namin yung kaso. Cap, may na-recover ba kayong cellphone doon sa scene of the crime? Wala po kaming na-recover na cellphone, sir. Sige. Kasi yung unang pagkakilanlan namin sa biktima, hindi pa yung tunayin niya na pangalan, yung alias lang. Cap, yung mga gamit po ba ng biktima ay nandun pa rin po? Wala po. Pati ID po, wala nakuha sa kanya. So Cap, wala rin yung tipong robbery na ninakawan siya? Yun din, tinitingnan din namin yun. Salamat po, Captain Desalisa, ang chief po ng Investigation and Detective Management Section ng Pasay City PNP. Ma'am Alma? Yes po. Ma'am, pwede ba natin matulungan itong dito si Saldi? Kasi yung asawa niya, kapatid pala, no? Ay natagpo ang patay sa loob ng isang motel sa Pasay. Pero hanggang ngayon hindi lang malabas sa punerarya dahil wala silang pambayad. Ma'am, ano po bang pwedeng assistance ang pwede natin maibigay? Nag-usap na po kami niyan kasi gumawa siya po ng request letter to our governor and then may approval na po kay Gov. Inaantay na lang po namin yung death certificate at saka yung funeral contract na i-release ng punerarya. Sir, hanggang ngayon, hindi pa wala pa akong natanggap. Sige po, Miss Alma, lahat po ng documents po na kailangan po ay ibibigay po namin, ang staff po namin sa inyo, lahat po, Miss Alma. At una sa lahat, sabi na lang po kay Gov Romualdo na maraming salamat. Please look at the pictures. Kailangan po namin ng tulong nyo na ma-identify natin itong suspect dito, ha? Maraming salamat sa ating mga netizens at pakitingin na mabuti kung sino itong lalaking ito. Sir Zaldi and Sir Lolito, gayon po, naka-standby po sa atin ang office po ni Governor para po doon sa financial assistance, kaugnay po doon sa mga pagpapalibing po or burol, nakaalalay po sila doon. Okay. Sa investigasyon naman po, once po nakita po natin or nakahanap po tayo ng panibagong update po sa kaso po ni Cheryl, agad po namin ipagbibigay po alam po sa inyo. Okay po. And Sir Lolito, yes, ma'am. Okay po, maraming salamat. Ilang taon na po yung anak niyo po? Mag-12 na po sa April 12 pa. Okay. Condolence. Ayan po.
Sige, thank sir. Thank you po. Maraming salamat po. And muli po ang aming pong taus-pusong pakikiramay po sa inyo po, Sir Zaldi and Sir Lolito. Magandang hapon po.